Hello! Hi! Makakalayan po ba tayo? Hindi. Wala nga makakalayan. Ang ganit, huwag kang magulo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon, Ben. Okay, thank you. So, nandito po tayo ngayon kung pagkilala ni si Mariano Ponce. Tama po lang po, yung totoo, huwag mo sinungaling. Sino talaga dito yung alam na alam kung sino si Mariano Ponce, takakamay? Kasi kilalang kilala. Sino? Wala po. Si Dr. Rosario, kailangan mo ba natin? Siyempre, di ba? Sila Andres Bonifacio. Kailangan po ba natin sila? Hello? Hi. Kailangan po ba natin sila? Merienda kasi. Nung binigay sa amin yung topic na to, na sinabi ang kami ni Sir Makali na ipatak daw kami sa isang gastong palatuntunan, sinabi ko sa mama ko, no? Sabi ko, Ma, magkakaroon kami ng araw ng palatuntunan tapos kay Mariano Ponce. Sabi ng mama ko, sino yun? May bayani ba yun? E di parang nagulat ako, di kinala ng mama ko. Di maya-maya ko, yung papa ko naman yung kinausap ko. Eh, alam ko, magaling ko sa history yun eh. Kasi sa kulawin na nagkakaroon sa akin. Sabi ko, paano mag-mayroon kaming palatuntunan kasi birthday ni Mariano Ponce nito sa ano? Sa Sabado. Sabi naman ng papa ko, anak sino yun? Hindi nagulat po ako. Papa ko, isa sa mga inaangang ko pwede sa history. Pero, hindi nakilala si Mariano Ponce. So, tanong, sino ba siya? Diba? Ano bang pakialam ko sa kanya? May napapala ba ako kung makikilala ko siya? Saan naman galing ang ganong pangalan? Anong ka-offlay ko sa katulad niya? Hindi yung mga tanong ng mga taong kilala ang taong nasang tao na kanilig pala ng kanilang pangalan. Tila ba ang mundo ay bula sa isang tao nagbigay ng malaking ambas sa kasaysayan ng Pilipinas? Marahil ilan sa mga tao dito ay kukunti ang kalaman sa bayan ito. Kaya lang sa akin ito, ating tuklasin, bigyan ng isang pagkilala ang isang bayanin hindi nakilala. Okay. So, meron po tayong picture dito. Ano? Observahan po natin mabuti. Tignan po natin mabuti. With all heart, mind. Tignan po natin. Ano? Ha? With your own soul. Si Boy lang. Hindi niyo po mabuti yung retrato. Ano? Okay. Marahil, kilala niyo si Dr. Jose Rizal. Ang bansang bayanin, di ba? Kahit sino Pilipino ay kilala siya. Maging ang taong nasa gitna na nakaawak sa kanyang Amerikana. Kilala niya, di ba? Ang bayaning may pinakasuwabe ng bigote. Ba? Ang Mr. Suwabe ng propagandista na si Marcelo Isbel Pilar. Ang sinasabi niya, nagtataas ng diaryong La Solidaridad. Pero, kilala niya ba yung taong nakaupo dito? Kilala niya ba ito? Sino na nga kilala? Yung mga nga, siyempre, alam natin si Mariano Ponce. Pero nung dati nakikita natin itong elementary, high school, sino na nga kilala dito? Wala po, di ba? Iba na ako lang mag-isipin. Na, pero bakit yung taong nakaupo sa gilid ni Marcelo, na bakit, no, na bakit sa lahat ng posting na gagawin niya, nakatalikod pa upo ang kanyang ginawa? Diba? Isang bayaning matikas, magalang-galang, at malajan lemon ang salamin. Diba? At sa tingin ko, siya ang idol ni John Lennon sa salamin, diba? Yung bilog. At isang bayani din na hindi nagpatalo sa bigote ni Marcelo Isbel Pilar. Isang bayani din na sila lang sa pagiging tahimik ngunit matapang na bayani. Marahil nung elementary high school ka, nakita mo ang litrato na to. Di ba po? Pero sa 10 taon ng pag-aaral mo sa elementary high school, nakilala mo ba siya? Hindi. May tumingo ba sa puso mo? Oh. Wala. Mariano Ponce, kilala mo ba talaga siya? Kilala mo ba talaga? Hindi. Hindi na po. Kulitena. Okay. Tapos ko lang yung pagmalaki. At sabihin sa ating sarili na isa siyang bulaki nyo.
at ang kanyang lupang sinilangan ay ang baliwat. At ang Bulacan ay lupain ang sinilangan ng mga dakilang bayani. At isa nga rin ko si Mariano Ponce. Maswerte ang baliwat at ito ang kanyang sinilangan bayan sa Bulacan. Dapat tayo maging proud at nababayan natin ang dakilang manila. Alam po ba natin na taga-baliwat po si Mariano po, ano? Nagtanong po ako kasi nag-gumawa po sana ako nito. Hindi po na tuloy. Tinanong po isang tao, sabi niya, tinanong po si Mariano Ponce, sabi niya, oo, di ba yun yung high school sa may baliwag? Kaya yun pala, doon pala siya nakabira. Okay. At syempre, isa siyang manula. Bilang tagapangasiwang patnugot, nagsulat si Ponce sa lahat solidaridad na tungkol sa kasaysayan, politika, sosyologiya at paglalakbay sa ilalim ng iba't ibang salis at palulat. Ang ilan dito ay ang nani, ang kanyang palayaw, kanipula po, nahangong naman kilapula po. At